Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,892 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers milestones. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At lagi po tayong mag-iingat, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. At minsan bumabagyo, at minsan naman ay umaaraw, mga kaibigan ko. Okay, sige, ang pag-usapan po natin today ay yun dyan sa Davao City. Yan. Okay, sa Davao City po, no, ang mayor po dyan ay si Baste Duterte o Sebastian Duterte at ang ama niya po ay si Rodrigo Roa Duterte, ang ating dating pangulo ng Pilipinas, na sa tingin ko, ha, ito personal po ito, na witness ko din po ito, marami po itong nagawa ang pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating mga kapwa Pilipino. Biruin mo yun, nagkaroon ng libreng sakay na hindi natin naranasan ng ating buhay. No? Nagkaroon ng mga libreng sakay. Kahit sa kasalukuyang administrasyon, hindi ito magawa. Okay? Ang hilig ng administrasyon na ito ay panay ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Okay? Eh, alam naman po natin, ang ayuda ay hindi sustainable. Biruin mo ba naman yon? Sa 5,000 katao ay gagastos ka ng bilyong piso. Naku, pera niyo ba yun? At ang 5,000 po ba ay ang nagre-representa ng buong Pilipinas? Hindi po. Kaya nga po, parang there is something wrong with this government. Pasensya na po, ha. Isa po ako sa bumoto at kumampanya kay Bongbong Marcos, pero hindi natin nararamdaman ang asenso at ang progreso ng bansang Pilipinas. Okay, buti pa nga ang Quezon City may mga libreng sakay at ang mga Rodrigo Roa Duterte build program. Yung nakikita mo hanggang ngayon ay may kapakinabangan yung mga bypass road na ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Nanumpa po si Baste Duterte bilang miyembro ng Partido Demokratiko ng Pilipino na ang tumatayong leader dyan ay ang kanyang ama na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang tanong ay talagang tatakbo kaya ito na sa Senado si Baste Duterte at ito ay magiging bagong mukha ng oposisyon. Ayun pong napaka-interesanteng malaman at makita natin later on. Pero sa tingin ko, pag ito ay tatakbo, mananalo ito. Dahil nga naman po ay parang unti-unti nang nag-aaklas ang mga puso at damdamin ng mga Pilipino laban dito sa administrasyon na ito. Okay? Eh kaya lang po, di ba? Ayan, nag-ano po siya, no? Eh ang nagpanumpa po kay Mayor Baste Duterte, ha, ay ang kanyang ama, no? Talagang ay pinakabatang anak niya ito na lalaki, no? Kasi may anak pang babae, no? Isang bunso na babae, ha? Si Kitty naman ang anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Eh nandun din si Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla na tumatayong presidente ng PDP. Okay? Ito si Sebastian's na move ay talagang nagaano po ito, no? Pupunta po ito ngayon dahil nga po unti-unti na ng mga PDP members ay talagang nagkakalasan sa dating major political party ng Pilipinas. At yung iba doon ay talagang nakikipag-join na, nakikipag-alyansa na sa Partido Federal ng Pilipinas headed by President Bongbong Marcos o di kaya naman yung partido Lakas NUCD, partido ng kanyang pinsang buo na Speaker Martin Romualdez. Ang dati natin pangulo ay talagang nakita niya, no, na talaga umuunti na ang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino ay talagang baka nga magkasya na sila sa isang jeep kumbaga. Pero dati, ay nako, kahit bus ay hindi nagkakasya diyan, no? And
Nandiyan pa naman si Senator Bongo na tatakbo bilang senador ng Pilipinas sa darating na eleksyon, along with De La Rosa. Hindi po si ano ha, si Padilla hindi po tatakbo yan bilang senador ng Pilipinas kasi ang term niya po ay hanggang 2028. May mga report po kasi na si Sebastian Baste Duterte ay magiging bagong mukha ng oposisyon at ito ay tatakbo sa Senado sa May 2025 poll election while the former president would run for mayor dyan sa Davao City. Si Sebastian, si elder brother naman, si Paolo, is also set to run for re-election as Davao City First District Representative. So therefore, ang tatakbo bilang senador ng Pilipinas ay si Baste Duterte, si Mayor, si Rodrigo Robo Duterte na ating dating Pangulo ay tatakbo bilang City Mayor ng Davao City. Ay naku, napakaswerte naman ng Davao. No? So, the Vice President naman, Sara Duterte, is expected to seek the presidency in the 2028 general election. No? Yan po ang katotohanan dyan. Ano po, mananalo po yan si Baste Duterte. No? Siyempre, medyo mabababa po siya sa survey kasi recently lang naman po siya parang nagpapahiwatig, natatakbo bilang senador ng Pilipinas. Pero tandaan po natin, kahit naman po si, diba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, napakababa niya sa survey noong 2016, na umusan niya si Grace Po, si Mar Rojas, si sino pa ba ngayon? Sino nga ba yun? 2016, Miriam Defensor Santiago, Jojo Binay, Manny Villar. Manny Villar ba kasama? Hindi po siya kasama. So ibig sabihin po, may pag-asa mga Duterte, lalong-lalo na may ginawa naman ang pamilyang Duterte para sa Pilipinas, headed by the then President Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, alam niyo po ba bakit na-elect ang Bongbong Marcos at Sara Duterte? Ay tumakbo po sila sa because of the unity and continuity. Kasi sobrang dami po ng mga proyekto ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman talaga naman, no? Pinaggusto ng mga tao, ginusto ng mga tao na i-elect sila para i-continue ang mga proyekto na ito. Ngunit bakit ganoon? No? Pagdating ng panahon ay talagang sinisisi pa si Rodrigo Roa Duterte sa mga pangit na nagawa niya, lalong-lalo na sa war on drugs. Pero tingnan niyo naman, ang dami pong tumino sa war on drugs, mga kaibigan ko. Pag tayo ay pumunta sa Recto, pumunta tayo sa Quiapo, pumunta tayo sa Tondo, na nararamdaman natin na safe tayo noong mga panahon na yun. Pero ngayon, hindi natin masasabi kung safe tayo pag pumunta tayo sa mga lugar na yun. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.